Okay. Probably start na to ng next episode. So, welcome sa bagong episode natin with Silvia, The Cars on the Floor. On the last part, nakita nyo, ginawa ng boys lahat, preno. Okay, let's have a rundown, lahat ng ginawa sa kotse. Preno, coilovers, ilaw, wiring, nag-leak yung coolant, nag-leak yung power steering, MAF, inaayos natin lahat yon. So, let's count na lang dito lahat. So, ngayon, today is the last day before the event. We have a drift day tomorrow. We need to adjust the roll center ng kotse. Ibig sabihin ng roll center, pag tinignan nyo yung control arm dito, on its current height right now, yung control arm natin, ewan ko lang kung kita nyo ah, pero yung control arm natin, hindi siya, naka-squat na siya pa ganun sa height niya. So we need to fix the roll center of the car para pag nag-drift tayo tomorrow, nakaganto siya ng konti, para mabigyan tayo ng play na suspension, okay? So you want that roll center, kasi yun ang turo sa atin ng mga mentor natin. So after nilang i-final check yung adjustments nito, we're gonna get it aligned. Kasi if you remember on the first part of the video, sobrang tagilid ng manibela ko, sobrang layo ng alignment. So yun ang gagawin nila, we're gonna time-lapse that real quick. Welcome to the video, welcome to Fitman TV. Anong ginagawa? So as you can see, mayroon tayong client car here from Fitman, S14, S15 ni Fran, Cayenne, Kochiko, E92. So the cars, the shop is full, we have the Porsche here, okay? And we have Angie's Archangel right here, papark natin na maayos. Whew, what an intro. So, we also are going to check Fran's car. Hindi naman namin build yung kay Cochin, yung hindi naman namin build tong kay Fran, but sabi ko kay Fran, if we're gonna drift tomorrow, brother, check na natin lahat ng suspension kasi he's been having a lot of problems with his car kasi every time he goes out for a drift, nakakaroon siya ng mga problema sa suspension. Sabi ko, sponsor na kita ng pag-check ng kotse since he's gonna coach me. Thank you, Fran. Fran is the one in the first part of the video ng Silvia. He helped me and he's my coach sa drifting. So, ito yung kotse niya. It's a 1J swap S15 built by DMF Drift. Kotse to dati ni Zeb Mendoza, one of my good friends in Lipa City. So, lahat naman ng S15 ay converted. I forgot the body kit. Kung anong tawag, spec R, I forgot. He's gonna wrap the paint naman din. He's gonna wrap the car. So, lahat ng mga mismatched colors, maaayos din yan. We're gonna help him build this car. And we're gonna announce some things tomorrow. So ngayon, time-lapse muna tayo with the Silvia. We're gonna adjust the height. Let's add an inch of travel para yung roll center natin umayos. Okay? Then after that, magpaalay na tayo ng kotse. Shakedown mamayang gabi. And aircon mamayang hapon. I think that's good enough. Time-lapse muna tayo. Seatbelt. Yes, boss. Naka-seatbelt po ako. Okay. Sabit kaya tayo? Let's see. Putang ina. Sabit. Konti lang. Wow, nakakapag-ano na ako. Gago pre, air up po. Wala ang air up, Brad. Fixed po. Yay! May power na tayo. May ano siya, nakatawag dito. Naka-boost controller tayo. Hindi lumalagpas ng 0.5 bar. Baka may boost leak din, hindi ko alam. Dami pang gagawin. Pero okay naman yung preno. Napreno ako, ha? Okay naman. Nakabukas ng trunk natin, gago. Tang ina ka. Oh, buk pa sarado boss. Go. Labas. Come on.
Ano? Nakakaambos. Ay, sarap. Gumagana yung mechanism, no? Oo. Oh. Pati ba dun sa kabila? Oo, pati naman sa kabila. Ay, gago! Sariwa, Brad. Steering wheel natin, sobrang mali ang kabit. So, yeah, ayusin nila yung steering wheel, and then, we're gonna align the car. So far, okay naman. Kotse na ulit yung kotse. Ganda na pintura, oh. Ayusin natin to, konti pa. First week pa lang to. Nakita pa yung gagawin. Okay din. Okay na. Okay, likod. Ano lang, Brad? Ball joints lang sa ilalim. Madaming sira sa harap. Ball joints sa ilalim. Trail arm bushing. Sa likod, ball joint lang sa ilalim. Pero sa likod kasi daming bushing. Okay lahat. Magpapalit din tayo ng adjustable camber arm, adjustable toe arm. So, hindi ko muna pinagalaw ang camber kasi walang sense. Sunod ay, sa harap, sabog ang ball joint bushing sa ilalim. Sabog ang trail arm bushing sa harap, pero okay pa. Wala naman tayong kalampag kanina. Tie rod end, sabog na rin. So, pero it's a 1996 car. It's a car na 800,000 pesos na in good condition. So, lahat naman yan part ng maintenance. So. Oh, kinalas pa nila yung manibela. Para lang may diretso. Oh. Up. Magre-reading sila. Okay lang. Sige, pakita mo. Thank fucking God, bro. Sa harap, oh, malapit ang camber. Caster, okay lang din. Toe na lang. Magkalapit siya. Okay. Op, harangan mo. May sensor kasi yan. Oo nga pala. Binabasa kasi niyan. Ganun pala yan. Tangin na itong bata. Okay, kita ko na yung ano. Asa na yung microphone ko, boss? Ano pala? Microphone. Hey, kita ko na yung gauge cluster ko, Brad. Puta na. Kaso, alangan tayo dito lumabas kasi static tayo. Sir, wala akong air sus. What the fuck? Shetty Lords muna tayo, wait lang. Shit, sasabit ako dito, bad. Sariwa kotse natin, boy. Tuwid na, manibela. Tuwid na. Ang gusto kong best news dyan is okay yung kotse talaga overall. Oo. Lata yung problema sa... Lahat tayong problema sa mga maliliit na bagay. Evangelista, here we go. Aircon na lang, Brad. Gas na rin tayo. Lahat tayong gas. Dating shop namin. 4672, Evangelista. So, record na. Kamusta aircon? Okay na okay ang aircon. Okay na. Pwede na mag... Windows up, puta. Kaya wiper? Walang wiper. Ayusin pa natin. Yan ang papakayos natin sa boys. Kung hindi aabot mamaya yung wiper, edi sa isang araw na, whoa, ito ang lamig. O, sa'yo na to. Kaya naman sa'yo, boss. Let's go! Yes! Pagas tayo. Walang wiper! Alright, so,
After the air conditioning and after finalizing the car even more and test driving it, pinunta na namin siya, dinala namin siya sa Alabang, sa total Alabang. So, the purple guy on the right side is Miguel Bayani. Hiniram namin yung MAF niya, taga Ayala, Alabang siya. So, we went there to the total Alabang car meet every Saturday para matesting kung yung MAF natin is pwede natin gamitin yung MAF niya so we can get a better airflow reading kasi nag-bug down talaga yung kotse. So, regardless, we were still trying to troubleshoot the car even if we were, you know, tumatambay. But overall, happy ako na yung kotse is nakakatakbo na, na-align na, naibaba na. And of course, there's some small things that we still need to do. I just need to get this car running kasi we have a shakedown after this video. Diba? Yun yung goal. Makita kung ano pang kailangan sa kotse. The shakedown will actually determine kung may masisira ba, may kailangan pa bang ayusin. So, yan, nilagay na namin yung bagong MAF, pero still feels a bit off. Okay, may off pa rin ako nararamdaman dun sa reading. We're trying to reset the ECU, have the ECU relearn, tapos makikita mo yung engine, hindi maganda yung idle ng kotse. Parang pumapalag yung makina. I'm trying to rev the car kasi I'm trying to see kung gaganda yung reading, pero makikita mo yung makina yun, rumarattle-rattle yung makina. It does not like it. See, the hood prop is like shaking. So, this is Irvin, my manager, is trying to diagnose the problem with me. And then, our good friends, Rubs, inside the car. So, yeah, just showing the car din sa mga... Actually, this is a fitment client. Pinapakita ko na rin yung kotse sa kanila. Kasi, it's our new demo car. We're gonna drift on it. We're gonna do bags on it in the future, not now. Pero, yeah, it's going to be a very, very big part of fitment. Kaya pinakita ko sa mga clients natin. Now, after test driving, wala talaga. We need to get the proper MAF for this car. It was really difficult driving the car back. It was bogging down. Couldn't even go past 2,000 RPM. So, we really need to get a MAF. Or just remove the MAF entirely and mag-link ECU na lang tayo. So, that's what I'm trying to figure out. Kung ano ang gusto kong gawin. Alright, so yan na siya. Here's the Silvia on its rolling height. Mas mababa siya than when we got it. And bumabackfire. So I don't know if you saw that. So far, happy to see it talaga na rolling. The car is actually pretty solid. Look how it runs. Ganda ng tindig niya. Maliit lang yung mags. Palta natin ng 18s. Ganda yung kanyang damping. Buhay naman. But overall, dahil pa namin gagawin dito. Sobrang dami pang gagawin. Anyway, that's it for now. Goodbye.